Shout out po muna tayo kay Kaiser Diaz, Midardo Jr. Bailon, Kirby Litnis, Chris Valdez, and Elordi Luzano. Salamat po sa wala niyong sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Kung nagustuhan po ninyo ang video natin, paki-like and subscribe naman po. At huwag niyong kalimutan ang pag-click sa notification bell para palagi kang updated sa mga videos natin. Tara na sa bago nating topiko. Sa ngayon po guys, ay nais ko munang ipakita sa inyo ang bago kong ECU, okay? Octane Max 1 version 4. Okay? So nandito po siya sa U-box, naka-install na po siya guys. Okay? Ipakita ko sa inyo. Iyan po siya. Okay? So iano muna natin yung Okay. So dito po naka-install na po siya. Ayan po. Okay? So klarong-klaro kung kunin mo siya talaga diyan. Iyan. Okay. Iyan po ang battery sa loob. So nilagyan ito ng hiwa ng kunti doon sa gilid. Nakita niyo 'yan? Okay. Para hindi maipit yung wire. So pag in-install mo, iyan na po ang ano mangyayari sa kanya. Tapos nilagyan ko din siya ng anong tawag nito, yung plastic na pang ano anong tawag nito, parang yatang ginagamit ko yan sa mga pang wrap ko sa kung sa Bisaya pa na pang hikot na ako sa ano naks naman. Basta ito, yun, ginagamit ko, nilalagyan ko niyan. Okay po. So iyan po ang ano, ang Octane Max 1 version 4 na ECU. Okay, ipakita natin dito muna yung ano niya. Sorry po, daming mga kalat kasi nais kong ipakita sa inyo. Ito po pala yung ano niya. Okay. Octane Max 1 version 4. So, yung ano talaga, ECU talaga ay naka-install na. At ito naman guys ay gagamitin mo ito kung gusto mong i-switch on and off yung Octane Max natin na ECU. Okay? Ang gamit po nito ay ano mo lang, pindutin to, oh. Nag-click-click po siya. Ang una po ay level 1, level 2 at saka off. Okay? So, saan mo ba ilagay yan, sir? Tingnan natin sa loob. Okay. So, open natin. Ayan po. So, kung makita ninyo dito, ayan. Okay. So, i-salpak nyo lang to. Tapos, pwede mo nang ma-on at saka ma-off yung ano. So, ano siguro natin? I-try natin. Try muna natin ipa... Sorry. Ang... So, itry natin yung motorsiklo na mag... Okay. Ayun. Daming kalat. Okay. So, nakauna po yung panel gauge natin. Okay, ayan. So... So ating ano siya i-switch on. Ayun, nag-start na po ang motor natin, guys. Okay.
So balik po tayo dito. Pag nilagay po mo ito dito. Teka. Ayun, okay. So ayan na, nasalpak ko na, guys. Ito, pwede mo namang i-ano, idikit kahit saan. So ang ano dito ay pindutin mo lang. Uy. Naks. Tika. Okay. So iyan po. So pindutin natin 'to. Kung ano mangyari. Okay. So wala naman ay maramdaman mo ito, sabi ng ano ng expert mechanics doon na nag-install. Ang first daw ay yan. Hindi ko nakitang nag ano. Ah, meron siyang. Okay, tingnan natin. Wala naman akong nakitang ano. Okay, nag-response yung makina niya pero hindi natin maramdaman yung ano niya. So guys, kunin natin ha. Kunin muna natin. Okay. So nakuha na po. Ang pangit lang dito guys, ay sasabihin ko sa inyo ay ito. Hindi po gumagana yung stop and idling system niya. Okay? Ayun po, nakapatay na siya, di ba? Okay? Oh. So, tingnan mo yung motor ay palagi pang nagano. Palagi pang umandar o nag buhay pa, hindi pa namatay yung motor. Okay? So, i-off natin. Kasi hindi po nag-function. Ito po ang drawback niya. At saka ito guys, oh, tingnan nyo yan ha. Di ba ang motor natin may kill switch? Okay, oh. Ayan. Hindi namatay yung motor. Ayan po, hindi namatay yung motor. Kasi iyan po ang drawback niya na hindi gagana. Iyon pong kill switch. Okay. At saka yung stop and idling system niya. Wala po talaga, oh. Okay? Oh, tingnan nyo. Hindi po namatay. Oh, ilang minuto na yan. Wala. Iyan po ang pangit nito sa Octane Max 1 version 4. Okay? Iyan po ang drawback, oh. Okay? Ayan, balik na natin. Kasi hindi talaga mamamatay yan. Okay po. Ayan. So, balik tayo dito. Ito naman ay hindi mo makita kung nag-iilaw siya. Maramdaman mo pag pinatakbo mo yung motor. Okay? So, tingnan lang natin kung ano yung resulta niya. Iyan po ha, nakaano na. Iyan po ang drawback niyan. Okay. Sorry po ha. Ilagay natin. Ibalik muna natin yan ng maayos. Siya nga pala guys, ay ito pala. Okay. Itong ito na parang ano,
nung tawag nito, parang cover din niya. Okay, gamitin mo to pag gusto mong magbalik siya sa dating setup, yung stock na mayroong mayroong kill switch at saka mayroong mayroon siyang idling and stop system po. So kung gusto mo, pero ang naman ay mawawala naman yung bagong setup ng ECU, kasi babalik po siya ng stock na setup po sa ECU niya. So ito pala, ang tawag pala nito guys ay tinatawag lang piggyback. Piggyback. Kasi po pag tinanggal mo to tapos pinalit mo yung isa, okay, pag pinalit mo to ay babalik po siya sa dati, yung sa stock. So hindi po nawawala yung setup ng stock. Okay? Pwede mo kunin yan, isalpak mo to. Okay? So walang problema. Pero sa ngayon ay gusto ko yan. Bakit po sir, na gusto mo? Uy. Dito na tayo mag-discuss guys. Off muna natin. Okay. Ang nagustuhan ko po sa Octane Max version 4 na bagong racing ECU ni Pixie ay naging stable po yung response ng motor at saka yung 130 kph po ay pwede mong iwaswas kahit pa ilang oras. Yan po, kasi ay binagay na lahat to sa makina. Kasi po dinala na po ito sa dyno shop. So binagay na talaga. So sa last na sa last nung vlog ko ay nakita nyo naman na tinuno talaga sa dyno shop. Maganda talaga kung mayroon kang bagong racing ECU kapag marami ka ng upgrade. Okay? Tapos guys, kung pareho tayo ng setup, pwede pong ipadala yung USB na nakasave yung setup ni Pixie pag pareho po tayo. So hindi mo na dalhin doon sa dyno shop. Pero pag iba yung setup mo, ay kailangan mo talagang ipadino at saka ibaga yung mga upgrades mo kay Pixie. Siya nga pala guys, baka magtatanong kayo, ano ba sir ang kaibahan sa pagtuno ng motor natin kung dalhin mo sa dyno shop, o magpa-remap or remap or reflash? Okay po, ang naintindihan ko lang po sa remap at saka yung sa reflash ay parang tinitrick mo lang yung ECU ng motor natin at saka hindi talaga yun ang setup niya, kasi ang ginagamit mo na ECU ay nababaga yun sa lahat ng stock na nakakabit po sa motor natin. Tinitrick mo lang. Pero yung iba ay iniiba yung sa loob, yung bang pero hindi maganda. Hindi maganda. Ah, yun nga pala guys, tinitrick mo lang yung ECU ng motor natin para matanggap yung upgrades na nilagay mo. Pero ano ba talaga sir ang maganda? Remap, reflash, o magpalit ka ng bagong racing ECU? Pag marami ka talagang upgrades na sinalpak dun sa motor mo, ay kailangan mo talagang bumili din ng bagong ECU para po mabagay lahat.
ito si Pixie. Nako, lalong tumatagal, yung mga ano upgrades ko na binagay at saka sinit up at saka yung naglagay na ako ng bagong racing ECU ay lalong lumalakas, lalong gumaganda, lalong naging smooth yung takbo niya. Naku po, wala talaga akong pagsisisi sa mga ginagawa ko kahit po medyo may kamahalan. Kasi po, sulit na sulit. Okay. So, ganun nga po. Maganda talaga kung may bago kang racing ECU na ilagay doon sa motor natin. Para po, mabagay lahat. Ngayon po, walang issue. Ang ganda po ng takbo ni Pixie. Okay po. Patakbuhin muna natin si Pixie, be. Baka... Okay. Tingnan natin. Ayun. Okay, so wala namang nagbago. Oh guys, ganda talaga ng ano, ng sipa ng motor. Okay. Ang sarap na talaga, parang yun noon kasi pinapangarap ko kahit man lang umabot siya ng 125. Okay? Kasi noon kasi ay hanggang ano lang ko, hanggang 110, mga ganyan. Swerte na kung umabot ako ng 116. Tapos yung winaswas ko talaga, 117, blinking pa 118. Yan lang talaga yung ano niya. Pero ngayon, guys, yung 130, nako, money na lang. Tapos, alam naman siguro yung sa mga ibang riders dyan na matagal lang nang nag moto vlog at saka nag upgrade na itong mga upgrades nyo ay pag binirit nyo, okay, para siyang turbo lang ba, pero hindi talaga no sustain. Pero ito si Pixie, sasabihin ko sa inyo, kasi po nilagyan na siya ng ECU, bagong ECU na Octane Max 1 version 4 ay naging stable po ang 130 niya. Iyan po ang nakukuha natin. So, oh, ayay. Boom! So, iyan po ang maganda kung maglagay tayo ng racing ECU sa motor natin. Kung marami na tayong nilalagay na upgrade. Yung iba kasi upgrade na upgrade, ala upgrade. Pero guys, ito pag yung upgrade mo ay ano lang, yung pipe lang ay okay lang yan. Okay lang yan. Pag ang upgrade mo siguro ay yung panggilid. Sorry guys. Pag ang upgrade mo ay yung panggilid lang at saka hindi mo pinapalitan yung bula ay okay lang. Kasi inalis mo lang yung tinatawag natin na limiter. Tapos yung sa PPK ay abot ka rin ng 125. Okay? Aktibo pa yung traction control niya. Pero pag magpalit ka na ng pipe, okay? Pag magpalit ka na ng bula, ayan na. Pag magpalit ka na ng marami na yung nilalagay mo, center spring, clutch spring, ala, ang dami na, especially kung maglagay ka ng bagong sprocket, ay kailangan mo talaga na magpalit na ng racing
ECU po para maging stable po ang performance ng motor nyo. Tandaan nyo yan, baka ang iba kasi ala, upgrade ng upgrade, tapos ang ginagawa, remap lang. So, ano ba ang remap? Ginagamit niya ay yung stock na ECU at saka pinapalitan lang yung ano lang ang pwede mong mapalit dyan. Limited po ang ma-change mo sa, kasi po naka-sit up talaga yan sa stock. Pero pag bumili ka ng bagong ECU, ayun, lahat ay ma-change mo sa gusto mo, sa para mabagay lahat yung nilagay mo na upgrades kay Pixie. Nakuha nyo? Okay po. Okay, guys, ito pala ngayon si Pixie, guys, ay napakabilis po ang arangkada niya. Tapos lalong lumalakas po yung hatak niya. Okay? Lalong lumalakas po yung hatak niya. Kaya maganda talaga kung mayroon kang ECU. Okay po. So, baka magtatanong kayo, sir, magkano ba yung ano, ECU mo? Okay. Ang ECU po, lahat-lahat na. Pati na yung pag shipping nito, handling fee, including po sa ano niya, sa wire niya, kayo na mag-install diyan. At saka kailangan niyo ding ipa-dyno. So, kung walang dyno diyan, ay wag na lang kayong bumili ng ECU. Pag hindi kaya niyo yung mga upgrades na marami, wag na lang i-upgrades. Kasi po, pag marami na talagang nilagay mo, ay kailangan mo talagang bumili ng racing ECU para po mabagay lahat yung mga sinalpak mo sa motor. Okay po? So, okay na. Sana nakuha yung ano, yung mga dinidiscuss ko. Nakita nyo? Ay hindi talaga namatay yung motor o kahit naka side stand. Tapos ito, tingnan natin, hindi talaga gagana yung ano, yung stop and start and stop system. O sana patay na yan, pero I can get away with that. Okay, so katanggap-tanggap naman dahil po sa mga magagandang performance po sa motor. Mayroon nga ditong nakasabay ko na ano, na tie. Super upgraded yung motor niya. Nakasunod siya sa akin. Ay gusto niya akong mag-ubertikan, parang ano yata. Nagahamon. Pinatulan ko. Ayun, hindi naka-ubertik. Tawa siya ng tawa. Tapos nagtawanan kaming dalawa nung nagpangabot na kami doon sa Bangyay. Sabi niya, upgrade, upgrade, upgrade. Sabi niya, tinanong niya ako, naka-upgrade ba to? Sabi ko, oo. Tawa siya ng tawa. Okay. So, yan na pong topic natin. Ibalik ko na. Balik na natin to. Okay. Uwi na tayo, guys. Kung bago lang po kayo nakabisita sa channel ko at marami pa po kayong tanong tungkol po sa motor na to, pakiclick lang po ang playlist ko. Marami na kasi tayong mga videos doon. Baka po masagot lahat ang tanong na nasa isip nyo. Salamat!